nandito tayo sa isang katropa natin dito sa San Juan Banyo. Papaturo tayo kung paano mag-print ng damit. So yun mga katropa, meron tayong kaibigan dito na magtuturo sa atin kung paano mag-silk screen. At para malaman natin kung ano yung mga ginagawa niya sa pagtatak ng damit. Si Philip Mercado, eto. So ayan, good morning guys, Philip Mercado po. Ayan, si Philip Mercado, isa sa mga batikan na nagtatatak ng damit dito sa Arayat. Ayan, may tatanong ako sa'yo. Okay, kung okay lang sa'yo, paano ang process ng silk screen? Ito ba ginagamit mo lagi? Marami tayong mga process ng pag-printing ng damit. Isa na nga dito ang silk screen. Meron tayong mga vinyl print, heat press, no? Meron tayong mga DTF, meron tayong DTC. Marami paraan ng pag-print ng damit. Isa nga dito ay silk screen. Ayun, so yan guys ha. So far, mag-using muna tayo sa silk screen. Paano yung process ng silk screen na tatlo yung mga materials dito? Meron tayong dalawang process ng silk screen. Meron tayong water-based, meron tayong classical. Ang water-based natin, ito yung pinakamadali. Ang classical kasi, medyo matalik sa baga. Ayun. So, marami palang klase ng pwedeng iyalo doon sa mga sa pintura. Tama? O yun. Yung mga design ba, ikaw ba yung gumagawa ng mga design mo? Yes. Tayo yung color set, tapos kung meron silang inspirational picture, no? Gagawin natin yun, pero lalagyan natin ng ating touch sa sariling gawa natin para hindi tayo ma-copyright. Okay. So mga design mo, ano-man bang ginagawa yan o sa computerized siya? Computerized na po lahat ngayon. Hindi na po kagaya ng dati na inuukit po si stencil, ngayon po lahat computerized po. Sa Photoshop, sa Illustrator na po lahat ginagawa, tapos biniprint po. Yun. So yung pagka-cutter mo, anong ginagamit mo na machine? Sa system po, wala pong kinakabit. Bali, piniprint lang po siya sa ASCII. Okay. So, yun. Pag ginamit mo yun, nakakat na agad? Ipiprint lang po siya. Kuwari po, meron tayong mga kuwari. Ito pong design na po ito. Ito pong black na to, napikita niyo lang po sa acetate na color black lang po siya para i-burn po yun. Sa silk screen ba yan? Sa silk screen po. Okay. Sige, ano yung mga materials na nagagamit sa silk screen? Ayan po. Marami po tayong mga materials sa silk screen. Isa na nga po dito ang pinaka-importante is yung mesh. At ang pwede po yung mag-aan ng frame. Mesh, frame, tapos siyempre mga pintura. Kailangan din po ng emulsion. At hindi po mabubuo ang imprenta kung wala po tayong acetate. Acetate po na may print po ng design. Ayan. Yan po lahat ang mga kailangan. So yung meron akong nakita sa YouTube, actually, yung pag-print na nila sa mga silk screen, ginagamitan sila ng yung blower? Yes po. Yung mga gamit pong yun para sa advanced technique po, ang heat gun po or mga blower na ganyan, ginagamit po sila para mabilis pong madry at saka para po ma-cure po yung tinta. Hindi siya agad na sila. Okay. So yung mga natin, yung mga silk screen natin, yung mga frame, may mga sizes ba yan? Yes po. Ang sizes po na ginagamit po dito is 8-2. Width po niya is 16 by 22. Okay. May ba po, yung pintura sa silk screen, katulad ba ng DTF o katulad ng tinatawag na direct to garment. O yung isa, yung talagang makikita mo yung kumbaga plakado yung drawing niya, tawag dito yung vinyl. Tama? Magkamukha ba yung pintura nila?
Hindi po. Hindi. Oh. Ang silk screen po, kaya marami pong ano, kaya marami pong mga tumatangkilik po dito kasi ang silk screen ay the best. Matagal sa damit. Masisira na lang ang damit, nandun pa rin ang print. Oh. Hindi mo maipumpara ang silk screen sa ibang mga naglalabas ang printing ngayon, gaya ng vinyl, kagaya ng DTF, kagaya ng DPG. Ang DTF, kung kumpara sa silk screen, okay naman siya, pwede siyang i-balance, pero mas tatagal pa rin ang silk screen. Pero alin sa tatlo or I mean siguro mas marami pa kung ano yung iba't ibang uri ng pag-printan. Ano ba yung pinaka mahirap at ang di mahirap na gawin? Halimbawa, yung silk screen, di ba isang kulay lang yan or yung una tapos papatungan mo lang ng ibang film, gano'n, di ba? Pero yung sa matrabaho siya, doon sa ano DTF, ipiprint mo lang or sa vinyl, ipiprint mo lang tapos ipipress machine mo, di ba? Yes po. Yun. So, anin ang pinaka maganda na iba ipapayo mo sa kanila sa mga baguhan natin na gustong mag-imprinta ng damit? Okay. Sabihin ko ba lahat ng mga printing procedures or okay. Mga yes, yes. So, kung baguhan lang, I suggest na ano lang, sa una, try nyo muna ng vinyl. Ayan. So, tayo mga ka-printers kasi, hindi tayo na nilalagay lahat yung mga itlog natin sa isang basket lang. So, lahat ng mga printing procedure, ginagawa po natin. Ano, kagaya po sa atin, meron na po tayong silk screen, meron pa po tayong digital printing. Ayan. Ang printing po natin, ano, meron po tayong sublimation. Sublimation printing, kailangan po nun ng printer at saka po ng press. Mura lang po ang mga materials po nun. Kaya, kailangan lang po nun ay madiskarte at saka lagi pong focus sa work. Kasi kung hindi ka po focus sa work, magmaman siya po yung kita. Pangalawa po is yung, ito po, itong cutter po nito pagkita. Cutter platter. Ayan. Ayan po mga kaibigan. Ayan po yung cutter platter niya. Gamit po yan pang-cut po ng mga vinyl at saka sticker. At lahat-lahat po yung pwede i-cut. Ipabasok po dun yung vinyl tapos i-cut ng design. Tapos i-press, ganun lang po. Ganun lang po kasimple. Ngayon po, kung hindi po kayo ganun ka experience sa computer, medyo mahirapan po kayo. Ayun po. At pangatlo, ito pong DTF na gusto kumalaban kay silk screen. Pero hindi po niya kayang tapatan ang tibay ng silk screen. Si DTF po ay gawa ng Pinoy, no? Na-invento to ng isang Pinoy, no? Tapos, parang yung mga Chinese personnel sila lang nagdala ng gamit dito. So, yung DTF converted na printer ito, kung saan yung tinta nasa film, piprint sa film, tapos lalagyan ng adhesive, tapos didikit sa damit. Parang ganito. Ito, DTF to. So, yung ano, usually, magkano yung nagiging costing ng kung gusto nilang magtayo ng ganito na uri ng business? Umpisahan natin kung halimbawa, yung pagsisilk screen, mga magkano kaya yung pwede nilang maging puhunan, ganun, para okay. Sa mga gamit. Okay, ngayon hindi pa naman po tayo sa silk screen po, ano? Ito po yung pinakamatrabaho, pinaka-tricky, pagod sa lahat. Pwede ka rin mapasma kung hindi ka aware, no? Pero ito ang pinakamatibay, pinaka-quality, kalidad, ayun. At ito ang pinakagusto ng mata. So, sa silk screen po tayo, magsisimula, hindi ko maibibigay yung pinaka the best price or yung yung exact price. Kung maliliit na frame lang yung kailangan mo ng wood, hindi ko po alam kung magkano yung mga wood sa market, sa hardware ngayon. So, kailangan mo po ng mga 1/2 by
wanna buy 2 by 2 na wood para doon sa frame. So, kailangan nyo po ng maraming frame. Kasi per color po, isang frame. Kailangan nyo rin po ng mga mesh. Ayan, meron pong maraming bilang ng mesh. Meron pong 120. Yung pong 120 pong yun, yung po yung bilang po nung butas po nung o dami ng butas nung mesh. So, marami pong mga gamit. Hindi ko po siya maibibigay ng exact. Pwede ka po siguro mag-start sa halagang 30K. Lahat po ng mga gamit po nun. Sa so, frame. Sa silskirin lang yun. Yes po. Ah, so yung ano, di ba yung silskirin, usually talagang titingnan natin na pros and cons. Oh, talagang yan mahirap siya talaga compare mo sa mga machines, di ba? Yes po. So yung mga machines, so yan mga details yan, yung mga ano nila, mga pictures nila, mga details talaga yan. Pero yung sa tibay nga, yung silskirin, di ba? Yes po. Yun. Sa mga machine naman, mga magkano sa kali yung aabutin niya? Ayan. Sa sublimation, balik po tayo sa sublimation, pinakauna. Ang printer po ng sublimation nasa 7 to 20, 25K. Depende po sa size na gusto nyo. Kung A4 lang po, nasa 7,000 to 10,000 lang po. Ang A3 po ay nasa 25K. Ayun. Printer lang po yun. Ano? Wala pa po yun yung materials at saka tinta. So, meron pa po tayong kailangan na press, which is kapag A4 po ay nagkakahalaga ng 15,000 kapag brand new. Kapag second hand, makakakuha po tayo ng 5,000 to 7,000. So, all in all, kung A4 lang po, 7,000 plus 7,000 na second hand na press, nasa 14,000. Okay. Ayun po. Yung ito yung pinaka-the best na tanong dyan. Yung cutter platter. Ayun. May mga sizes ba yung cutter platter na nabibili? Ito? Ayun, meron pong mga sizes yung mga cutter platter natin. Meron din pong A3 at saka 4 feet. Ayun po, yung pong sa akin ay 4 feet po yan. Okay. Usually yung 4 feet na yan, mga magkano kaya na bibili yan sa ayun. Brand new? Ang brand new price po niyan ay nasa 25K po. Yun, 25K, so may mga may yes po, kasama na po yun yung stand, kasama na po yun yung software, yung plugins, and yung mga ibang gamit na po. Yung A4, meron siyang A4, di ba, yung cutter platter? A3 po. A3, so kung titingnan mo, mga magkano kaya yung sa A3 naman? Yung A3 po, nasa 18K po yung brand, pero marami po tayong mga kapinters po na medyo nagigipit po ngayon pandemic, pinabenta po yung mga kapinters nila. So yun guys, ako, kaya ako natatanong kay Sir Philip Mercado, kasi actually, bata pa ako, dahil marunong din ako mag-design, gusto ko sana, dahil during pandemic, nag-pandemic ulit, wala tayong source of income, dahil walang concerts, walang gig, ay gusto ko magtayo ng umpisa ko muna sa silkscreen na yun. So, heto, dito sa anong pangalan ng shop nyo, Tom Philip? Dito po, ang pangalan po ng shop namin ay Unemployed Printing for Production po. No? Oh, yan, saan nakakarating itong tawag dito yung pag-a-advertise natin sa mga parokyano natin, saan na nakakarating? Marami na pong napuntahan. Ito pong mga t-shirt po natin. Ito po yung Unemployed Printing Production po ay hindi po tayo isa sa akin. Sa kaibigan ko po siya. Ito pong brand po nila, itong mga gawa po nila, nakapunta na po ng iba't ibang bansa. Gaya po ng Japan. At iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, no? At sikat na rin po ito. Ang aking printing po is tawag po dito. Ang printing na pangalan po sa akin is yung Printados Printing. Which is nakapunta po ito ng UAE, ng tawag dito, New Zealand, and yung mga ibang print nila pang Christmas print.
Ayun. So yung mga pinakamalaki. So yung mga nagiging customer natin malalayo, yung shipping kayo na yung bahala nun, di ba? Ayun. So guys, eto lahat ng gusto nga magpa-print diyan kung napanood niyo na vlog natin, yung video natin, maaari kayong magtanong kay Tol Philip sa kanyang numero or sa kanyang Facebook, kung meron siyang Facebook page, paki-plug na. Ito. So magsisimula na rin po ako ng mag-vlog din. Wala pa po ako video. Na i-follow niya lang po ako kapag meron na video. I-update ko po kayo. Ayun. Kung sakali, halimbawa, may gusto nga magpa-print sa'yo, ano naman, saan ka naman pwede tawagan? Ayun. Pwede niyo po akong tawagan sa 0923-4149-324. Ayan. Ulitin po natin, 0923-4149-324. Lahat po ng printing ay mayroon po kami. Simula po sa t-shirt printing, tarpaulin printing, lahat invitation, lahat po. Lahat po ng na-imagine nyo na may print ay may i-print po namin. Okay. So, ito guys, interview lang to. Hindi na tayo maghahanap ng actual na gawa. So, kung mag-a-actual tayo ay marami pang proseso. Nagmamadali tayo. So, ako ito bilang kaibigan at nagsisimula pa lang, mahalaga sa akin ito kung malaman kung ano yung magiging process nitong ano, at saka saan natin magbibili ang mga materials natin. Saan mo nabibili yung mga materials natin? Personally po, hindi po ako nabibili yung materials, pero ang alam po, ang materials po, susisi po ba? Susisi po ang nabibili dahil po sa Baklaran. Baklaran. Okay, Baklaran. Well, actually talaga, kung lahat ng gustong makita, mabili, makikita natin sa Baklaran. Yun sa dun sa pinakamuna. O kaya sa Divisoria. Ang dami nga dito. Yan, Divisoria. Yan, sa Divisoria. So, isa yun guys. So far, magpapangalam tayo kay Tol Philip at napaunlakan tayo sa nakapanayan din siya. Darating ang araw, sooner or later, magkakaroon na rin ako ng sisimulan ko muna sa sales screen dahil siguro ito rin yung nagiging path ng aking buhay dahil nga noon pa man, gustong-gusto ko nang mag-print ng damit. So ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Ayun, Tol Philip, maraming salamat sa iyo at napaunlakan mo kami sa interview sa iyo. At maraming salamat sa iyo at mabuhay po tayo lahat. Ayun, what's up guys? So, ang YouTube channel ko po, Earn Money, Make Money. Ang content po natin dito is all about kaperahan po, paklerahan, no? Lahat po ng mga ways kung paano po kumita, ayun, mga NFT games, mga tricks and tips kung paano magpa-earn ng free money and humble money. Yes. Subscribe to my channel. And yes. Yun link po sa baba. Thank you.